have with us this morning newly installed PNP Chief, Lieutenant General Guillermo Eleazar. Good morning to you, General Eleazar. Good morning, Karen. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa. All right. First of all, I want to congratulate you, but did you frankly expect it? What was your first reaction? Well, Karen, all of us senior officers, particularly those occupying the positions in the command group, are qualified to be selected as the incoming Chief PNP. In fact, based on our existing law, lahat ng mga police general, napakarami niyan, ay pwede pagpilian ng ating Pangulo. So, while it is true na, well, I was considered and recommended to be one among the candidates even before for the past three selections ng mga three Chief PNPs, eh sa akin po ay nakahanda naman tayo. So andun yung iniisip ko na maaaring this time baka mapili na ako, pero lahat na ito, pinaubayan natin siyempre sa kaloob ng ating Panginoong may kapal. All right. You have 6 months as PNP Chief. I'm correct, sir, no? Roughly 6 months. Yes, tama yun. I'll be retiring on my mandatory age of retirement na 56 years old sa November 13 this year. Okay. Now, what are your priorities? I mean, the order of the day in the next 6 months. You already did warn rogue cops to be careful. You've warned that. You said padrinos will hate you. But for example, what is your priority this coming week? Well, for this week, actually, Karen, there was an instruction from our president to implement the minimum health protocols sa ating mga kababayan. Kasi nakita pa rin natin na meron pa rin iba kasi na hindi sumusunod sa mga minimum health protocols. So ang bilin niya, i-akos at arestuhin ito. That is why I have given instruction to all our unit commanders in the ground na paigtigin ito. Pero before that, and during my assumption speech, sinabi ko na na binibigay natin sila ng pakiusap at the same time warning. My message during my speech already was the warning. So that pag nakita natin sila, arestuhin natin sila. Meaning, dadalhin natin sila sa police station for documentation and i-apply natin yung mga existing provisions of the ordinances na pinatutupad sa mga bayan na yun. So yun ang ating gagawin. Na ito yung actually ginagawa na natin ngayon, and we hope to see that marami tayong makabayan na mga pasaway na susunod dito at makatulong para hindi na lumaganap itong ating virus. Okay, you were once the chief already of Task Force COVID, but are we going to see a more punitive, so to speak, handling of violators from you as a PNP chief? When you said implement, you know, arrest mask violators, first, how would you do it? Is it warning ang una or aresto na kaagad, dalin sa police station? Karen, yung warning natin, ginawa na natin yan. For the past year, we na-warn natin sila. And in fact, during assumption speech, sinabi ko nga, that served already as a warning. So pag may nakita tayo sa kalsada, bit-bit na sila. Ngayon tinatanong mo, punitive, mas maluwag naman tayo in the sense that kung ano ang existing ordinance, yun ang ilalapat natin sa kanila. We know that a lot of our LGUs have already ordinances corresponding to these violations. Pero meron ding iba, sabihin natin wala. So, imbitahan pa rin natin sila. And we can detain them or let them stay in the police station for at least 12 hours. But what we have done is to coordinate with the different barangays so that hindi na ito sa police station dadalhin. Doon na sa mga barangay or ibang lugar na ipoprovide ng ating LGU so that hindi sila magkukumpul-kumpul at maiwasan na ang pagkahawa-hawa. Ngayon, sinasabi ng iba na noong una nga sinasabi na dapat we are sympathetic dito sa ating mga kababayan dahil nga yung iba wala naman talagang face mask. Alam nyo, pwede naman ang improvised na face mask eh. In fact, our government and other concerned groups and organizations are giving. Nagbibigay sila, nagdo-donate ng mga face mask. Ako po, tinawagan ako ng ating Senator Bongo, pati na rin ni Secretary DTI ng Secretary Mon Lopez, at nagpadala sila ng mga face mask na through the PNP, we will distribute them. Pwedeng gamitin yung pag-distribute sa mga lugar na tingin natin nangangailangan ito. And kung maaresto natin sila, maaaring pwedeng bigyan na natin sila. Pero aarestuin pa rin natin sila
Karen. Pero but is arrest natin, the right word? Would yes, you say arrest is the right word? So actually, accost. Well, accost, of course. Not arrest. Yes, kasi when we arrest them, meaning to say, ina-accost natin sila. Technical word lang yun eh. And then, dadali natin sa police station. Depende sa existing ordinance nung lugar na yun, kung kinakailangan mag-fine sila, bigyan natin sila lang ordinance violation receipt. Papawiin na, and then magbayad sila ngayon. Pag hindi sila nagbayad ngayon sa kanilang LGU through the treasurer's office, pwede silang magkaroon ng warrant of arrest eventually. So, okay. Pinalaan din natin ng ating mga police na hindi pwede natin silang i-punish. Mali yung ginagawa na pinag-exercise, kung anong ginagawa sa kanila, hindi pa pwede yun. So, ito ngayon, yung humanitarian consideration na andyan. Pero, inuulit natin sa kanila, nakiusap na tayo, nagbigay na tayo ng warning. So, pag ginawa nila yan, bit-bit talaga sila sa police station. But what will you do? How will you act on abusive police officers? You just said it, pina-exercise, namatay po yung violator, and there was another police officer who was also heavy-handed when it came to that violator. What warning are you also issuing to possibly abusive police officers? Karen, I've given directive instruction to the different commanders in the ground during our command conference na sundin yung mga protocol. At kung mag-violate kayo, eh, mananagot din kayo sa akin. So, we are monitoring their compliance regarding this. At tinitingnan naman natin, eh, so far, tingin ko naman, magiging maayos yan. Alam mo, Karen, all of these things boils down to effective supervision. Every commander in the ground, from the PNP chief to the regional directors, district directors, provincial and city directors, down to the station commanders, ha? Chiefs of police station commanders, dapat alam nila ang tinatrabaho natin at tayo ang nagsusupervise doon. So, malinaw ang instruction natin sa kanila, eh dapat po hindi tayo magkaubuso. So, dalhin sila ngayon doon sa mga lugar kung saan pansamantala na sila ay ating ipoprocess in coordination with the barangays kung sa barangay dadalhin. Kasi kung madistribute natin yan sa iba't ibang barangay, eh hindi na kailangan dalhin pa sa police stations. Okay, now in your speech, like many police chiefs that come before you, they've always promised intensified cleansing to rid the police force of corrupt and rotten eggs. How would you do that, frankly, in 6 months? What would make you different from the other PNP chiefs? Well, Karen, lahat ng mga naging chief PNPs before, eh talagang may kanya-kanyang strategy and battles against kalawags. At itutuloy natin yan. Actually, nakalatag na itong ating mga approaches dan, lalo na itong sinasabi natin mga principles on preventive, punitive, and reformative. Yung itong preventive kasi, may mga programa na tayo para sa mga police na mag-iisip ka na bago pag gumawa ng kalokohan, tinuturuan ko na. Ngayon, kung ikaw ay nagkamali, eh yan, hindi natin patatawarin yan. Hindi ako magdadalawang isip na tanggalin yung mga yan. Dahil alam natin, maraming gustong mga kabataan ngayon na mag-join ng police dahil ang taas nga ng sweldo, aganda ng benepisyo. Ngayon, kung nagkasala sila at very minor infraction, eh pwede pang maisalba yan. So may corresponding mga programa tayo doon. Ang ating internal affairs service, pinaganda na ang kanilang proseso. Ang sa atin lang, tututukan na lang para mapabilis itong due process sa kanila. At tatandaan natin, sinabi ko nga na para sa mga iilan pa o natitirang hoodlums in uniform, sisiguraduhin ko sa inyo, you will hate me. Kasi yan talaga ang aking ipaiiral. Kaya ngayon pa lang, if this commitment or my warning, ito tutitimo sa kanila, baka sakaling may epekto na hindi sila gagawa ng kalokohan. At yun ang gusto nating makita, lalo na sa effective, ha? When we say effective, talagang effective supervision na binabantayan. Dahil ako niniwala, Karen, magdadalawang isip ang sino mang pulis natin, maging patrolman man yan o general, kung alam niya na pagwa siya ng kalokohan, he will not or she will not be tolerated by his commander, by the organization, or yung kasamahan niya. So yun lang naman ang kailangan natin eh. Huwag nating hayaan na yung iba gumawa ng kalokohan, bantayan natin base sa mga protocol at susunod yung mga yan. But how would you break the padrino system when it comes to hiring applicants, no? Yung new police officers. You said that also na may padrino system. How would you change it so that you vet the right applicants? Karen, nagawa na natin yan sa NCRPO.
Alam mo, may mga phases ng recruitment process natin. Doon sa NCRPO, sinubukan natin yan sa neuropsychiatric test. Okay. Through the QR code, walang pangalan, walang mukha, only the colloquation will be the basis for their evaluation. So ngayon, nagkataon naman na this May, we will be recruiting almost 17,000 for this year kasi nagkaroon pandemic. Hindi natin sinasabi na lahat recruit natin yan. Marami, 17,000. Yes, for the QR code system kasi natin, talagang tututukin natin yan. Na talagang wala nang palakasan, only the best for the PNP, only the best for the PNP organization. Kasi alam mo, Karen, naging kultura na kasi, naging practice na sa atin sa PNP na iniisip ng mga aplikante o yung mga padrino nila na kung wala kang kakilala, pwede kang maislas o pwede kang hindi mapili. Experience ko nun sa NCRPO, 300 ang aming quota. 4,000 aplikante. Alam mo ba kung ilan ang nagbigay ng reseta? More than 300. Kailangan pa mag-process tayo kung pagpapasayan natin yun. Kaya nga sinasabi ko, pinauna ko na humingi na ako ng paumanhin sa ating mga retired officers, kasama ko sa trabaho, na PNP, pati na rin sa mga kaibigan at mga kamag-anak. Pasensyahan na po. Ngayon pa lang, tatablahin ko na kayo. Kasi gusto natin ipaalam sa ating mga kababayan na parehas na ang chance nyo na pumasok. Hindi nyo kailangan maglagay, hindi nyo kailangan may padrino para kayo makapasok. And ito po yung i-disseminate natin. This may serve as symbolic, yung QR code natin. Pero pag nakita natin na walang intervention at alam na katutok si Chief PNP dyan, binabantay ni Health Service, binabantay na Regional Director, sama-sama po tayo dyan at malaman din ang ating mga kababayan na hindi nila kailangan maglagay o may kakilala, then we will get only the best for the PNP. Okay. Well, one of your first orders, the first order of the day is you have ordered police officers to wear body cams. Already, you are compelling police officers to wear body cams while serving arrest or search warrants. Tama, sir, no? Well, yung pong kasing kinukompleto, tinatapos itong mga protocols on the usage of body cam. Oh, do you have it already? Ang tanong ko ba, How many body cams does the PNP already have? Less than 3,000 sa ngayon. In fact, only the city police station nationwide ang mabibigyan natin ito. So Karen, dapat malaman ating mga kabayan na ito lang po yung inalat sa atin. Pero okay pa rin po yan, at least sa simula. We have made coordination and nakausap na po natin ang mga ginagalang nating mga maestrado ng Supreme Court dahil pinag-aaralan po na during the conduct or implementation of search warrant, at least sa search warrant man lang, merong body cam na gagamitin. Maglalabas po tayo ng protocol doon kasi this is the protection not only of the police but also, of course, of the public. Pero para mabigyan lahat ng body cam, ang lahat ng more than 1,000, almost 1,500 na municipal police station, kailangan po ng dagdag na body cam. Yeah. Oo. Bakit 3,000 lang? So yung 3,000 body cams, Chief, is already ready? Only 3,000? How many do you need? Well, imagine natin na we have, I don't have the exact figure, pero... Yes. But more or less those that are on the field only. Well, yung pong mabibigyan natin is just hundreds of police stations nationwide. So wala pa po yung sinasabi natin na 1,000 more na mga municipal police station. Pero at least, masubukan na natin ito at kami naman po ay lumalapit din sa ating mga mababatas para po makonsider na madagdagan ng pondo o mabigyan ng pondo tayo for the procurement of more body cams. Pero sa ngayon nga po, syempre, ang sinasabi naman ng ating mga lawmakers, binigyan na nga kayo ng pera, bakit hindi nyo muna gamitin yan? So, we are hoping that all of the guidelines, all of the necessary preparation ay nakahanda na so that within my term, ma-implement natin to, masubok natin so that more body cameras will be issued and procured by us para po sa ating iba pang mga police stations nationwide. Oo. When it comes to the president's campaign against drugs, what will your leadership be like? I mean, you had now Senator Batona, it was Oplan Tukang. Tapos naging Oplan Double Barrel. Sa inyo po ba under your term? Will it have another name, another style, another strategy? Ano po, General? Karen,
wala man po tayong babaguhin dyan. Kasi while we will be running with the high value targets, yung pong mga pinanggagalingan ng ating mga supply, itutuloy pa rin po natin sa mga big time na mga syndicates. Pero back to basic tayo, yung pong sa pagtutulungan natin, the whole of the community approach. Alam mo, Karen, at the end of the day, our campaign against illegal drugs will be measured on the communities and the barangay that we have cleared. Kaya nga noon pa man, noon nasa QCPD ako noon, eh yun po yung ating kasagsagan ng 2016, naglabas ngayon ng Dangerous Drugs Boards Resolutions number 3 series of 2017 para po gawin yung ating clustering, barangay clustering. Gusto ko pala po na ito po, hinahati-hati natin yung mga barangay into clusters, pinaliliit natin para may tutok tayo doon. So in effect, we are creating barangays within a barangay. Kasi doon sa mga cluster na yon, merong mga neighborhood watch group na tutulong at tututok. Alam nyo, ang intervention na kailangan natin to clear a barangay, hindi lamang ito police operation eh. It needs interventions na as basic as house visitation. Yung sinasabi natin na offline tokhang no kasi noon, eh actually house visitation yon. Pupuntahan natin ng ating mga LGU ng Barangay Anti-Drug Abuse Council kasama yung ibang member niyan para tingnan ngayon kung meron ba nakakailangan ng tulong, lalo yung mga drug dependents. Kung kailangan, ma-endorse sila ngayon sa community-based or facility-based rehabilitation and eventual reintegration. Yung additional intervention para sa matitigas ang ulo na police operation, itutuloy pa rin natin. So, muli natin paiinitin itong effort na ito na whole of the community approach na magtutulong-tulong tayo sa lahat ng mga barangay natin through this clustering system. Okay, just very quickly, General, no? Would you come out with guidelines soon regarding the arresting, accosting of mask violators? So it's not open to reinterpretation. Because just recently, DILG Secretary Anyo said that they can only be detained for 12 hours. And I'm curious if you've spoken to each other, if this is a universal guideline. Meron na po ba nun, sir? Yes, Karen, dati pa naman yan. And okay. During our command conference with all the unit commanders, eh sinabi natin na ang pagkapasin natin is ordinance. Alam nyo, ito kasi we have been on this pandemic for more than 1 year. Nakita natin ang perwisyo na dulot nito. Kaya nga dapat, hindi na po ulit-ulit sinasabi ko anong dapat gawin, dapat alam na natin ito. And these guidelines, these protocols, ito po ay inilalabas, hindi kayo para pahirapan. Kung hindi, ito makakabuti sa atin. Kaya nga, tututusin lang, Karen, wala na dapat tayong arestuhan eh. Kaya nga, we are appealing to the sense of maturity and unity of our people for the sakes of their of ourselves, for our families, and for our communities. Kaya lang, eh kung talaga may mga pasuway at matigas ang ulo, that's siya naging reason kung bakit balik na naman tayo sa lockdown, hindi matapos-tapos na ito. Eh tamang ating Pangulo, i-accost natin yan. Or short of saying, arestuhin natin yan. Kaya ang instruction nga natin, after na nakiusap tayo sa isang taon, after na tayo nabigay na warning. In fact, during my speech in my assumption, sinabi ko na there that yung warning ko na yon ay para sa lahat na. So that pag lumabas kayo at nakita kayo, talagang bit-bit na kayo sa police station o doon sa barangay. But klaro yun, ordinansa. Ano ba nakasaad sa ordinansa nun? Alamin natin. Kasi pwedeng community service muna sa una, and then penalty, and then after that, paalisin na sila. Hindi naman kailangan ikulong, pero dadalhin natin sila doon sa ating barangay or police station for processing. All right. I'm curious, just very quickly, did President Duterte ask something specific of you? May hiningi po ba siya sa inyo na gusto niya magawa po ninyo sa termino ninyo? Ang ating pong presidente ay malino na sa kanyang mga sinasabi na itong ating mga kampanya against corruption, illegal drugs, terrorism, at siyempre yung ating role sa ating pandemic. At siya naman po ay ginagawa na ng ating ng ating organisasyon even before my term sa mga previous chief PNP natin, at yun din ating gagawin. Lamang bibigyan natin ng tutok base na rin sa mga current situations. Okay. Retired PNP chief De Boldsina speak with you? Did he also give you advice? Yes, nakakatuwa naman na Karen, na during his term andun lahat kami, lalo na ang aming klase. Ako po bilang second in command was his wingman, at pinakita natin na dapat kailangan united tayo,
Pinakita natin yun. At tayo nagpapasalamat po sa ating Chief PNP na sa loob naman ng kanyang anim na buwan, eh napakaraming ginawang mga pagpapabuti, pag-enhance ng mga programa natin. At yun naman ang ating pinapangako na because all of the Chief PNPs na dumaan, lahat siyan nag-contribute ng kanilang galing para sa ating programa. But do you believe General Sinas was unfairly treated? Or frankly speaking, you also have some critics saying that he was favored considering the violations he himself had done. Like going to Mindoro without undergoing the right protocols. Kumbaga, ang nangyari, you know what happened there, right? I mean, there was a spread of COVID and he was being blamed for that at one point. And then the Mañanita controversy early on. So what do you make of that leadership? Alam mo, napakahirap kasi ng sitwasyon natin, di ba? Lalo na kung ikaw ay mga commanders in the ground. At kaya nga dapat sinasabi nga natin, talagang dapat nag-iingat tayo. It so happened na yung mga situation kasi is, unfortunately, nasangkot siya sa mga controversy na yun. Pero pinakita naman niya sa kanyang leadership na talagang siya ay naninindigan at in spite of those challenges, nalampasan naman siya. Humahanga tayo sa ating dating Chief PNP na in spite of those minsan mga unfair na rin na pangungot siya sa kanya. Pero dahil siguro sa tulong ng kanyang mga classmates, kasama ako doon at ang aming organisasyon, nalampasan niya with flying colors at sumasaludo tayo sa kanya. All right. What kind of leader would you be? Ikaw, what kind of PNP chief would you be, General? Or would you like to be? Karen, kung ano yung mga dating ginagawa ko, ganun lang ako, walang babaguhin. For the past more than 30 years in my career, titingnan ko lang, susundin ko lang kung ano yung mga protocol na pinairal sa atin. Kaya nga yung pinatupad ko na intensified cleanliness policy, this is based or anchored on the broken windows theory, which basically states that itong mga maliliit na problema dapat ina-address na para maiwasan na lumaki pa. So, yun lang ang tutok natin ngayon. So, I will be disciplinarian, maging mahigpit ako kasi ako naniniwala na kailangan bantayan natin. Our organization has been through a lot of challenges for the past years, over the years. We are being called police patola, cotton cops. Pero yan ang magiging basihan natin to regain the glory of our profession at hiningi natin ang tulong pagkakaisa ng bawat isang police, lalo na mga commanders, na siya mag-i-implement ng effective supervision. At kami nananawagan sa ating mga kababayan, tulungan niyo po kami na magawa namin aming trabaho, magtulungan po tayo. Okay, my last question, two more questions, just very quickly. Are you for tougher penalties when it comes to erring police officers? Well, because of course. In the past, mga nagsabi rin, the punishment for police officers should be tougher because that's the very reason is they're supposed to be implementing the law. And then, you know, sometimes they just get administrative cases, they're just dismissed, or frankly, they're just transferred to another post. Yes, tama yan. Dapat talaga tougher penalties. Pero siyempre may due process tayo, kaya hindi pwede kasi na pag nagkasala, tanggal agad sa trabaho, hindi po pwedeng ganun. Pero ang ating internal affairs service, pinalakas nila yung kanilang proseso para ma-attain natin yan. Kaya nga sa atin, di ba, yung punitive natin, as much possible, kung yan po talaga ay nag-commit ng grave offense, tanggal agad dyan. Pero siyempre, what about yung may secret cells? Are you gonna tackle that? Baka may mga police detention centers, police, alam mo yon na mga kulungan that have secret cells that was exposed under Sinas's time. Karen, wala dapat na ganyan. We should not violate the rights of any individual. Actually, for us to regain this trust and confidence at dignity ng ating police, ipakita natin na tayo ang tamang ehemplo at siya ang gagawin natin. Magsumbong po kayo sa amin. Sinasabi nga natin na sumbong nyo, action ko. Kung ano po yung refer sa amin at eventually, Karen, maglalabas kami ng improve na complaint referral system na kung saan talaga namomonitor natin itong mga report ng ating mga kababayan. Kasi nga, sinasabi ng iba, pag wala kang kakilala, wala po patutunguhan ang report mo. Babaguhin po natin yan. Yan po yung kung inyong mga comment at inyong mga sumbong, yan po yung ating i-consider para ma-actionan agad. At kailangan namin ang tulong nyo para mga pulis natin is nasa tamang landas. Inuulit ko,
na ako'y naniniwala, kakunti lang yung mga bugok na pulis sa aming hanay. Kaya nga, winawarningan natin sila, itigil nyo yan, otherwise, you will hate me. At inuulit po natin sa kanila na ang ating leadership naman ay tumatangkilik, umuunawa, at nagbibigay sa inyong mga concern. Marami sa ating mga pulis na naandito para gawin ang kanilang mandato. At yun naman ay ating pinasalamatan lamang para sa mga ilan-ilan, mag-ingat kayo. Tumigil okay. Na kayo dahil may paglalagyan kayo. All right, my last question is this. Many have criticized the revolving door system with the PNP and the AFP. Let's be honest. Do you believe pag PNP chief, he should be given a year, even past retirement, to fulfill his duties, make changes that are really systems-based? Some have said it should be at least 1 to 2 years. You're not the first one who's going to be serving in a few months, you know? Others have served 5 months. May iba, well, so you have 6 months. But some have said this policy is not good for our institutions. What are actually, actually, Karen, it's not about the length of tenure kasi na nagiging hepe. Kasi nga, with regard to the PNP and the AFP, may roadmap na tayo eh. Andyan yung mga policies natin eh. Kaya kahit sinong maupo dyan na qualified, itutuloy lang. May kanya-kanya lang style of leadership. Pero, well, pinaubayan na po natin yan sa ating mga magbatas at sa ating mga otoridad na nangangasiwa para sa PNP na kung mapag-aralan at isa batas, itong mga bagay na inyong pinopropose, eh, so be it. Pero sa ngayon, wala pong problema sa amin dahil ako'y naniniwala na andito na ang sistema, ang programa, ang roadmap para sa aming organisasyon. Ang kailangan lamang, ang hepe natin, ay talagang tutukan yan, palakasin, at siguraduhin na ito ay maayos na may patutupad. Oo. Nag-usap na ba kayo ni Pangulong Duterte, General? Or have you exchanged messages already after your appointment? Well, actually po, through our SLG and the Senator Bongo, ay pinarating naman po ang kanyang instruction. Even before naman, ay may malinaw siyang guideline sa atin. At through the guidance of our immediate supervisors, ayan po tumututok sa atin, ay naniniwala na po tayo na lahat ng mga direktiba ng ating Pangulo, na yan po lahat ay para sa kapakanan ng ating kapulisan, ng ating mga kababayan, at well, ng ating bansa. Ayan po inaandyan tayo para po ating itaguyod at ipatupad. Okay, quickly na lang, another question here. Should they expect realignments, transfer of positions? Your predecessors did that. They sat for a while and then he promoted a few officers, transferred a few officers. Will that be under your term? May ganun rin. Hindi may aalis yan, Karen. Kasi pag ni-retire, kailangan may ilagay ka doon, di ba? And yun na ngayon yung time ngayon na pwede kang mag-adjust ng mga assignments mo. Normal yan in any organization. But all of these things naman is of course based on merit and then syempre yung appreciation ng ating commanders. You know, I am the chief of the PNP and any action that I will do is my responsibility. So ako mananagot dyan. Kung meron man akong movement na gagawin, meron akong reassignment na gagawin, eh kailangan kong gawin yun kasi at the end of the day, aking administrasyon po yun. Pero hindi naman po ako basta-basta mag-iikot ng mga tao kung hindi ka na kailangan dahil ako'y naniniwala na sabi nga sa inyo, lahat na naging leader ng ating PNP, inisip ang kabutihan ng ating organisasyon. At yun po naman ang panuntunan na aking gagawin din. Okay, si General Danao, will he be transferred? Or is he staying? No. General Danao is the regional director for NCRPO. And ako'y naniniwala na sa kanyang panunukulan, talagang ginagawa niya what is expected of him. At sa ngayon, naandyan po siya na talagang tumutulong sa ating PNP. You know, we've been in the, naging ako nga NCRPO chief. In fact, lahat ng ata ng NCRPO chief during this administration mula kay General Oka Albayalde, pati na rin si General Picoy Cascolan, si General Sines at ako, di ba, naging chief PNP. And you know, yan ang show window ng ating PNP. Pag sinabing NCRPO, yan ay yung buong PNP natin. At nandiyan naman ako para mag-guide kay Vic. At napakaganda ng working relationship namin. And for that matter, lahat ng 17 regional directors ng ating PNP. All right. On that note, General Eleazar, I want to thank you so much for joining me this morning on Headstart. God bless you, sir. And we'll be watching your tenure and your performance in the coming months. Thank you, General. Maraming salamat din, Karen.